muna yung mga kabisigit pang kami sa inyo. And ang dami natin matutunan today. Pag-inagay ko tayo mag-fun. Nag-enjoy ako to a level na hindi ko na-expect. Nakakausap ko yung bata, nakaka-bonding ko sila. Marami akong natutunan sa kanila, yung background nila, kung ano nangyari. So it makes it, you know, put things into perspective, yung mga ano natin. So it was a nice day. Ang saya talaga. And yun, una ko palang nakita sila. Gusto ko talaga silang kausapin lahat. And nakakataba ng puso kasi yung feel mo yung yakap nila, ganyan na. Gusto talaga nila ng family, maramdaman na may magulang sila, na may mga kapatid sila. At nakakatawa kasi sobrang simpleng bagay lang, sobrang big deal na sa kanila yun, malaking bagay na sa kanila yun. And yung mga ginagawa namin kanina, tinuturuan ko sila ng mga laro namin, mga 90s kids. And syempre ngayon, may mga bago nila yung mga laro na tinuturo sa akin na hindi ko alam. Kaya nakakatawa na namimiss ko yung mga panahon na bata pa ako na sana mas marami silang maranasan paglaki nila, maging successful sila. Yung pagdadasal ko sila. Happy, super happy. And yun, nakakatas yung mga bata kasi sobra yung pagmamahal na sinalubong nila pagdating pa lang namin dito. Ayun, masaya, syempre, kasi nakapunta na ako dito actually last year. And masaya ako na nakabalik ako and ganun pa rin yung welcome nila sa amin. Sobrang warm and like, the fact na we're celebrating Christmas with them, it's really special. Saya! Saya, ang saya ng mga baba. Sobrang gaan ngayon yung pakiramdam ko. I feel so blessed to be coming here. Ang daming yung makakap sa akin mga bata. Uh-oh. Alam mo, parang stress reliever yun. Parang alam mo, masa, to see their smiles is one of the biggest blessings we could have had this Christmas. Masaya, sobrang saya nila kasama. Tapos pangalawang beses na po namin dito. Tapos, di ba dati po, malaking grupo kami. Malaking group kami na pumunta kami dito. Pero nung kami, small group lang, sabi ko, patay pa, nutuka tayo lang pala. Pero masaya pa rin. Ang saya, tapos may mga bagong kwento na natutunan ko galing sa mga bata. Tapos may mga bata na independent. Kaya natutuwa ako kasi parang, akala po namin yung mga namin sa showbiz, lagi nandun lang nakapokus. Pero hindi namin alam, mas marami pa palang, mas, yung parang mas marami pang mas nangangailangan pa ng tulong. Kaya, ayun, parang nare-realize namin na, ay, oo nga, no, nasa totoo talaga, nasa reality tayo talaga. Yung sa sitwasyon namin mga artista, it brings awareness, it mas lumalaki yung awareness eh. You know, tulad na sinabi messaging kanina, you know, politicians or people in the government, they give their heart out, they talaga yung effort nila, pero iba yung artista. So that's something na I also want to parang bring awareness sa mga kapwa kong artista na iba yung ano natin eh, iba yung influence natin. So tulungan natin yung mga ganitong cause. Sobrang mahalaga, hindi lang siya taon-taon eh, araw-araw mahalaga siya kasi araw-araw natin napapasaya yung mga bata dito. At sana, kung pwede nga, lagi eh, na hindi lang kami mga artista. May mga iba pang tao na pwedeng pumisita dito at tumulong para sa kanila. Alam mo, simpleng ngiti lang, okay na yun sa kanila. Masaya na sila. Parang break na rin sa amin yun eh, and para mag-give back din kami sa mga blessings na natatanggap namin. And yun, i-share namin yung blessings namin sa kanila. Importante na makita namin mga artista, yung situation din ng mga bata, and makita namin kung gaano sila kasaya, how they're doing, and nakita naman namin na they're doing very fine, all thanks to Bantay Bata 163. So of course, when you're in show business, of course there are times where
24 hours hindi ka na, hindi ka natutulog. Tapos you think, ay, kawawa naman ako. When you see these kids, it's a reminder. Kasi, of course, the brain of a child is the most innocent, it's the most pure that there is. So if you want to come back and see who you, remember who you are, go to these events. Kasi kita mo kung innocent yung smile nila is one of the most amazing and most beautiful things that anyone could ever ask for. So, yun na yun. It's important to go to these things to support them, give them a future. Po, napaka-importante. Sa amin po talaga, importante na tumulong ka sa kapwa. Pero hindi naman po obligasyon na tumulong. Nasa sa'yo pa rin yun. Pero kasi sa naniniwala ko sa mga purpose namin ni Dodong, binibigyan kami ng biyaya para maging biyaya sa ibang tao. Be a blessing. Be a blessing sa mga taong nangangailangan ng pag-asa sa buhay nila na makamit yung mga pangarap nila at nandito kami para tulungan sila para maabot din yung pangarap nila, ma-inspire sila sa storya namin, Dodo, na nagsimula din kami dati sa ordinaryo hanggang sa marami ng blessing na natatanggap namin at gusto namin ma-experience nila yon. Ayun, at saka para sa akin, isa din sa napaka-importante tumulong na dapat tumulong tayo na hindi mabigat sa kalooban natin. Tumulong tayo dahil masaya tayong tumutulong. Dahil alam naman natin na temporary lang naman lahat ng meron tayo dito sa mundo ito.